Welcome back mga kabuting-ting sa ating YouTube channel. Today mga kabuting-ting, ang video tutorial natin kung paano ituro ang paglalaro ng basketball sa mga alaga nating hand-feed na African lovebirds. Kaya kung gusto nyo matuto maglaro ng basketball ang mga ibon nyo, samahan nyo kami today. Tara! So eto mga kabuting-ting at ituturo ko sa inyo ngayong araw kung paano matuto maglaro ng basketball yung mga alaga nating hand-feed na African lovebirds. Ayan. So eto meron tayo dito ng court at ring. Eto, ayan. And then eto rin yung mga hand-feed natin na si Pony at si Kokoy. So silang dalawa na nga lang mga kabuting-ting kasi nga eh na-disgrasya si Byaki. Nakawawa naman si Byaki. So yun nga mga kabuting-ting, ituturo ko sa inyo ngayong araw step by step para rin eh makapaglaro din ng basketball yung mga alaga nyo hand feed. So itong trick na to mga kabuting-ting eh medyo madugo ang pagtuturo kaya kinakailangan nyo ng mahabang-mahabang pasensya at tiyaga para matutunan ng mga ibon nyo kung paano maglaro ng basketball. So yung step 1 natin ay napakadali lang no mga kabuting-ting at ito nga yung step 1 natin. Step 1 mga kabuting-ting, napakadali lang ng step 1 natin. So ang kailangan lang natin gawin ay introduce itong ating basketball court at itong ating bola dito sa ating mga hand-feed na mga ibon. Ayan. So, bakit ba natin kailangan i-introduce itong ating court at yung ating bola na to? So, sa una kasi mga kabuting-ting, itong mga ibon natin na to, eh takot yan sa mga bagay na hindi sila pamilyar o hindi nila laging nakikita. So, dahil nga bago sa kanila to mga kabuting-ting, eh hindi nila kagad gagalawin yan o lalaruin, no? So, takot sila sa una dito sa bola at dito sa court mga kabuting-ting. So, paano ba natin to i-introduce sa kanila para mawala yung kanilang takot. So, kung ang ginawa ko mga kabuting-ting, eh pinasok ko itong ating court sa loob ng ating kulungan. At yung bola, syempre. So, makikita nyo pala yung bola natin mga kabuting-ting, butas-butas yan. Eh, no? So, ayan mga kabuting-ting, binutas-butas natin yan. Para nun eh, merong pagkakagatan yung mga ibon natin at maitataas nila papasok dito sa court pagka marunong na sila. So, yung step 1 natin mga kabuting-ting, papasok lang natin itong dalawang to mga kabuting-ting sa kulungan ng isang buong araw para nun mawala yung takot nila dyan kasi may expose sila ng matagal dito sa mga bagay na to mga kabuting-ting. That way, eh mawawala yung takot nila, no? So, ganun yung ginawa ko dito sa mga ibon natin para nga mapamilyar sila dito sa ating court at sa ating bola. Ayan. So, ganun nga lang kadali yung step 1 natin mga kabuting-ting, no? So, introduce lang natin itong ating court at yung bola sa mga ibon natin dito. Ayan. So, ang step 2 naman natin mga kabuting-ting ay ipapatuka-tuka lang natin itong ating bola. Ayan. So, simple-simple pa rin yung step 2 natin dito. At kapag tinutuka nila to mga kabuting-ting, eh bibigyan natin sila ng pagkain katulad dito. Ayan. So, every time natutukay nila itong bola, bibigyan natin sila ng pagkain. So, yun. Napakasimple pa rin nung step 2 natin dito. So, bakit ba kailangan tutukay nila itong ating bola? So, para matutunan nila na hawakan to gamit yung kanilang mga tuka. So, kailangan galawin muna nila to. Ayan, tuka-tukay nila. Saka natin bibigyan ng reward. So, maintindihan nila mga kabuting-ting na every time natutukay nila yung bola, yan, tukoy, no? Eh, bibigyan natin sila ng pagkain mga kabuting-ting. So that way, matuturuan natin silang galawin tong bola mga kabuting-ting. No? So napakadali pa rin nung ating step 2 dito. So paulit-ulit lang natin gagawin to mga kabuting-ting sa loob ng dalawang araw. Ayan. So patutuwa lang natin itong bola dito kay Kokoy. Ayan, Kokoy. Okay, madali. So kapag hindi tinutuka mga kabuting-ting, eh huwag niyong bibigyan. Ayan. So yan, tinuka niya, bibigyan natin siya ng rewind. So, ganun yun mga kabuting-ting para maitindihan niyan, kailangan niyan tukain yung bola natin dito. So, ayan, tatuka ulit natin. Ayan. So, bibigyan ulit natin siya ng reward na pagkain mga kabuting-ting. Ayan. Step 3 mga kabuting-ting, ang kailangan natin gawin ay turuan yung mga ibon natin na iangat itong ating bola. So, kapag sinabing iangat, kailangan itutukay niya at saka niya bibit-bitin pataas na ganyan mga kabuting-ting. So, ito ipapakita sa atin ni Kokoy. So, ayan, bibitawan natin. At kapag kainangat niyang ganyan, mga kabuting-ting, eh, bibigyan natin siya ng reward ulit. Ayan. So, ganun lang kasimple yung step 3 natin. Kailangan iangat niya yung bola bago natin bigyan ng pagkain yung ibon natin. Yun. So, ganun lang mga kabuting-ting at ulit-ulit lang yun sa loob ng dalawang araw na iaangat-angat niya at bibigyan natin ng pagkain yung ating ibon. So, ganun lang kasimple yung step 3 natin mga kabuting-ting. No? Ang tawag dito eh
fetch, pero hindi pa kompleto yung trick na fetch na yan. So ayan, inaangat niya nga. Then bibigyan natin ng pagkain, mga kabutingting. Ayan. So ulit-ulit lang yun, mga kabutingting, no? Hanggang sa mapamilyar siya sa pag-aangat ng bola natin. Step 4, mga kabutingting, ay tuturuan na natin yung ibon na ibigay sa kamay natin yung bola. So yun na yung kumpletong fetch na trick, mga kabutingting. So paano ba yun, mga kabutingting? Kailangan iangat niya nga yung bola, katulad doon sa step 3 natin. Kapag naiangat niyang ganyan, ire-ready kagad natin yung kamay natin para masapo natin yung bola sa kanya pag binitawan na niya. So kapag hindi niya na ibigay dito sa kamay natin yung bola, hindi natin siya bibigyan ng hand feed formula o kaya ng pagkain. Para nun, malaman niya na kailangan sa kamay natin mapupunta yung bola, mga kabutingting. No? So yun yung fetch na kailangan niya matutunan bago yung basketball trick talaga. So ganito yun, mga kabutingting. Okay. Uy, ginihato ba mo? Okay, oh, go. So, angatin niya, tapos ilalagay natin yung kamay natin. Ayan. So, kapag ganun, mga kabutingting, na ibigay niya sa atin, bibigyan natin siya ng reward, syempre, ng pagkain. Para nun, malaman niya na kailangan niyang ibigay sa kamay natin. Ayun. So, kapag ganyan, ibigyan natin yung ating ibon. So, kailangan, mamaster niya muna nga yung ating step 3 kanina na iangat niya tong bola. And then, kapag naiangat niya nga, kailangan mabilis yung kamay nyo na ilalagay para nun sa kamay nyo mapupunta yung bola. Ayan, katulad nito. So, bibigyan natin siya ng reward kapag kaganon. Ayan, so ganun lang yung ating step 4, mga kabutingting, yung kompletong fetch na trick. Ayan, so step 5 naman tayo. Step 5 natin, mga kabutingting, kapag master na ng ibon natin yung pagbibigay ng bola sa kamay, ayan, katulad ng ginagawa ni Kokoy, pwede na natin gamitin itong ating basketball ring. Ayan. So, napakadali lang ng gagawin natin, mga kabutingting. Dahil nga yung ibon, binibigay na sa kamay natin yung bola, ilalagay natin itong ating ring dito sa ating ibabaw ng palad. Para nang pag binigay niya yung bola sa atin, dito masushoot sa ring, mga kabutingting. No? And kapag ka hindi niya na-shoot sa ring, huwag niyong bibigyan ng reward o ng pagkain para maunawaan niya na kailangan yung bola, dito mapupunta sa butas ng ring, mga kabutingting, at hindi dapat nahuhulog sa labas. So, katulad nito, papakita sa atin ng ating model na si Kokoy. O, Kokoy. Ayan. So, binibigay ni Kokoy sa kamay natin and then, nasushoot nga dito sa ating ring. So, paulit-ulit lang yung gagawin nating proseso, mga kabutingting, hanggang sa ma-master niya to. No? So, si Kokoy, makikita nyo, napaka-smooth ng ginagawa niya kasi master na niya tong step-by-step natin na trick ng basketball. So, sa una, medyo mahihirapan kayong ipadampot yung bola at ilagay sa loob ng ring. So, kailangan tsatsagain nyo. No? So, sa una, ang gagawin nyo, pag dinampot ng ibon, hahabulin nyo. Tapos, tututok nyo yung ring sa tuka niya para doon mauhulog yung bola, mga kabutingting. No? So, mauunawaan ng ibon na kailangan sa ring mauhulog yung bola at hindi sa labas. Ayan. So, yun, mga kabutingting, kapag ka madalas nyo nang naisushoot yung bola, hinahabol nyo yung tuka niya, ayan, tinututok nyo para masit yung bola, pwede nyo nang subukan na hindi gumalaw at ilalapit niya yung bola. So, kapag hindi siya lumapit at hindi niya isinot yung bola na hawak-hawak nyo, huwag nyo bibigyan ng reward, mga kabutingting, para maunawaan niya na mali yung ginagawa niya. Kailangan nyo maunawaan na yung bola kailangan ilagay niya sa butas ng ring, katulad nitong ginagawa ni Kokoy. Ayan. So, yun nga, mga kabutingting, yung step 5 natin, yung paglalagay ng bola ni Kokoy sa kamay natin na may hawak tayong ring ng basketball. Ayan. Step 6, mga kabutingting, ay i-increase na natin yung height ng pagkakahawak natin dito sa ating basketball ring. So, kung nung una, ganito lang, nakalapag lang siya. Ngayon, iaangat na natin ng kaunti para mapag-aralan ng ibon natin na hawakan ng matagal yung bola gamit yung kanyang tuka at ma-shoot dito sa ring na hawak natin na medyo may kataasan na ng kaunti, mga kabutingting. So, ito, papakita ng model natin na si Kokoy. O, Kokoy, go! Ayan. So, makikita nyo na binibit-bit niya ng matagal yung bola at dadalin niya nga sa ating court na hawak-hawak naman natin ngayon na mataas na nga kesa nung una na nasa lapag lang. O, ito, Kokoy, shoot. Ayan. So, ganyan, mga kabutingting, kapag ka hindi nagagawa ng ibon, huwag niyong bibigyan ng formula o ng reward na pagkain para nun maunawaan niya na kailangan niyang mailagay dito. Ayan, katulad ng ginagawa ni Kokoy. So, paulit-ulit lang natin tong gagawin ng mga 2 to 3 days, mga kabutingting. At kapag nakikita nyo na may improvement yung ibon nyo sa ganitong height, pwede kayong mag-increase pa ng height, mga kabutingting, everyday. Hanggang sa maitaas na nga natin ng husto yung ating ring dito, mga kabutingting, at naisushoot pa rin ng ating ibon. Katulad nito, ayan, medyo mataas na, pero kaya pa rin ni Kokoy. So, ako, nakuha ko yun, mga kabutingting, ng 2 to 3 days bago nakuha ni Kokoy na ishoot yung bola
sa medyo mataas na rim na. Ayan. So kapag na-master na ng ibon natin, yung pag-shoot ng bola kahit mataas na yung ring natin katulad nito, eh pwede na nating ilagay yung poste nitong ating basketball court na to, mga kabutingting, at paglaruin na siya ng basketball katulad dito sa final step natin. Final step, mga kabutingting, ay paglalaruin na natin sila ng basketball. Ayan. So makikita nyo yung ring natin eh nakalagay na sa kanyang poste at mas mataas na talaga ngayon yung height ng ating ring dito. So pwede na natin silang paglaruin ng basketball kapag na-master na natin yung ating step 6 dahil nga kaya na nilang ishoot kahit na mataas yung pagkakahawak natin sa ring nila. So eto ipapakita ni Pony at ni Kokoy kung paano maglaro ng basketball. So dahil nga master na nila yung mga tinuro natin kanina, kayang-kaya na nilang hawakan na matagal yung bola at ishoot sa ganito kataas na court kagaya nung ginawa natin na nakaraan. Ayan. So ayan, makikita nyo si Kokoy na sinushoot niya yung bola kahit na mataas pa sa kanya yung ring. Kaya niyang humaba, no, mga kabutingting. Itinataas niya yung kanyang ulo, pati si Pony. Ayan. So kayang-kaya na nilang ishoot, mga kabutingting, basta nga na master na nila yung mga naunang steps na tinuro natin sa ating mga ibon. So ganun lang, mga kabutingting, ang pagtuturo ng basketball tricks sa ating mga hand-feed na mga ibon, mga kabutingting. Kailangan nyo lang talaga ng mahabang pasensya at kailangan imatsaga kayo sa pagtuturo ng step-by-step na tricks natin, no, mga kabutingting. At dalawang trick nga yung maituturo natin sa paglalaro ng basketball. Isang fetch, yung pagbibigay ng bola sa kamay natin. Ayan. At yung pag-shoot ng bola sa ring. Ayan. So ganun, mga kabutingting, ang pagtuturo ng basketball tricks sa ating mga alagang hand-feed na ibon. So ito pwede rin itong ituro sa ibang ibon, mga kabutingting, hindi lang sa African lovebirds. So pwede rin ito sa mga kakatil at mga parakeets, no? Ayan. So basta matyaga lang kayong magturo, eh matututunan ng ibon nyo kahit anong klase ibon pa yan itong ating basketball trick na to. Ayan. So yun nga, mga kabutingting, yung step-by-step na pagtuturo natin ng basketball trick sa ating mga hand-feed na ibon. So yung trick na yun, mga kabutingting, ay pwede rin natin ituro sa mga parakeets at sa mga kakatils na hand-feed natin. Basta mahaba yung pasensya nyo at matyaga kayo sa pagtuturo, eh siguradong matututunan yan ng mga hand-feed na ibon nyo. Ayan. So yun na muna para sa araw na ito, mga kabutingting, at kapag natuto sila maglaro ng basketball, eh post nyo sa ating Facebook group na Daddy Butingting's Mini Aviary para nun ay sabay-sabay natin makita maglaro ng basketball yung ating mga alagang hand-feed na ibon. Ayan. So yun na muna para sa araw na ito, mga kabutingting. Kitang-kits ulit tayo sa susunod na video. At kung hindi ka pa pala subscriber sa aming channel, click mo na yung subscribe button at yung bell button para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin. At ilike mo na rin yung ating Facebook page, Daddy Butingting's Mini Aviary, at yung ating official Facebook group, Daddy Butingting's Mini Aviary FB Group Community, para kahit nasa Facebook ka ay lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin. So yun muna para sa araw na ito. Kitang-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, subscribe. Bye-bye. Good job.